Wait lang, may lang. Hi guys, I'm Nicole Grace Domalanta and I'm 22 years old from Pangasinan. Hello ma'am, I'm Charmaine Jean Daza. I'm 25 years old from Cavite. Okay, so our next question. Ayun. Yes. Paano kami nagkakilala daw? So nagkakilala kami year 2017. During our initial training as a cabin crew at Pad Express. Birthday ko noon nung first day ng training namin sa Pal Express. Tapos ayun na, seatmate kami dalawa kasi Daza at Domalanta, ganun. So ayun, hanggang sa naging roommate kami nung 2018. Tapos from then on, roommates na kami. Yeah. Pero kasi, kagagaling ko lang Cebu, so, yeah. Kalilipat ko ulit. Baka malito kayo, nanggaling siya ng Cebu kasi na-upgrade na siya sa PAL International. So, ayun, more on ako, domestic flights. Siya, more on international flights na siya. So, in short, cabin ko kami. So, if you have any question, you can ask us. Ayun. So, our next question. Paano tayo nag-start mag-vlog? Sige, ako na lang muna mag-uwento. So, nung nalipat kasi ako dito sa... na maging roommate sila. Bale, tatlo kaming girl. Isang boy. Sa unit. So, yung isang girl, wala siya ngayon eh. Naka-leave siya. So, sa kanya ko talaga nakuha yung inspiration na... Na, gusto ko din mag-vlog kasi sobrang hilig niyang mag-video ng kung saan siya pumupunta, ganun. Paki-like and subscribe din siya. Ang name niya is Asia Digita. So, ayun. Sa kanya ko naman na parang gusto kong mag-video-video, ganun. Kaya ko siya. Last week lang. Oo. Kaya ngayon, sabi ko, push na tayo. Sabi ko ngayon. Kasi nga, marami na siyang off. Na sumasakto sa off ko. So, ayun. Ayun na. So, ang next question. Ay, na question sa akin. Ayan, may question para kay Nicole. Ate ko. Pinahil mo. Half Chinese ka ba? Ano, hindi. Purely Filipina. Pero, meron, natatawa ka. Meron kaming passenger, madami kaming passenger na parang mas tumatak sa akin is yung isang matanda. Papunta kami Iloilo noon. Nakita ko na rin sa'yo. Na nakatitig lang siya sa akin during boarding. Doon nakaupo na siya sa upuan niya. Tapos sabi ko, yes sir, may kailangan po kayo. Wow. Nan, syempre. Tapos sabi niya, wala, I've been staring at you kanina pa, sabi niya. Tapos parang, ay, bakit po? Sabi ko. Kasi photographer daw siya. And hindi niya ma-distinguish kung ano daw yung lahi ko. Sabi niya, ang dami niya nang sinushoot na Chinese, Japanese, Korean, lahat. Tapos ewan ko ini-exage niya ba or what. Sabi ko, ay sir, pretty Filipina po ako. Proud. Alam mo yung parang pinupush niya na, hindi, you should know kung anong lahi mo. Ma! Ma! Pini-question niya, ganun. Next question is? Ikaw mauna sumagot dito. Mahirap ba maging FA? Super hirap. Akala mo nung first na nag-apply ka, kanyari, nakapasa ka na impact interview. Akala mo, okay na, chill na lang. Ang dami pang interview, examination sa pagdadaanan para makapasa ka.
Tapos, pag nakapasa ka, meron ka ng job offer for training, doon na mag-start ang mas mahirap na phase ng pagiging cabin crew. Yung training. Nag-train tayo parang 3 months, no? 3 months ba? Kailan? Walang 3 months. May nag- 2 months. 2 months. 2 months. Tapos, yun na. Oo. Alam mo everyday yung, life pa. Oh, alam mo yung feeling na hindi ka naman ganun nag-aral nung college. Pag ginamit mo yung pag-aaral mo. Feeling ko, pagka nung training, kung ganun ako nag-aral nung college, feeling ko sobrang may ano. Pero hindi. Pero feeling ko lang ganun. Kasi sobra yung hirap ng training. Mm-mm. And hindi ka pwedeng pumasok nang wala kang alam. Mm-mm. So, ayun. Kasi hindi lang naman parang, ano yun, puro parang ka-artihan, puro ka-artihan, puro makeup, ganun. Although kasi, may subject tayo na ganun, mm-hmm. sobrang enjoy. Pero ayun nga, parang ang inaaral mo kasi dito is lagi yung emergency. Kung paano mo mailalabas yung mga pasahero mo in case na may emergency. Wow! Ayun, sobrang hirap lang kasi hawak mo yung life nila. Wow. Nasa sa'yo, parang tulak mo na! So, ayun. Pero yung work itself na parang sinasabi nila, coffee, tea, water lang yan. Oo, madali. Pero, paano na lang kung emergency na? Masasabi mo pa rin bang coffee, tea, or water lang yung work namin? Diba? Oh, so, sila wire. Our next question. Pwede ba mamasyal ang mga FAs sa mga pinupuntahan nilang lugar? Of course! O, lalo na siya kasi, ano siya, sa international flights, mas marami siya nang layover, ganon. Bale, kunyari, pwede naman kayong gumala, huwag lang masyadong malayo, like mga 2 hours drive, huwag lang masyadong malayo. Basta make sure na makabalik kayo bago yung flight right. nyo. Tsaka may proper rest kayo dapat. Mm-hmm. Tapos ang mas maganda pa doon, meron pang allowance. Oo, ayan, magta-travel ka na nga, may pera ka pa. Wow! So next, eto, is it a dream? Ikaw? Siyempre naman. Oo, parang sa lahat naman. Parang lahat yun. Lahat ng bata, parang dumaan dyan na gusto nilang maging cabin crew. Gusto nilang mamasyal, gusto nilang maging cabin crew, ganun. So, it's a yes for me, yes? Me too. So, ano ba? Next. What is the first thought that came into your mind when you get the job? Ako, sige. Ako, yay, finally, matutulungan ka na yung parents ko. Ayun. Ako naman, yes, finally, after ilang apply, naka-ano na rin sa pagiging cabin crew, nakapasok na din. Kasi sobrang hirap mo apply. Actually, pero ano lang yan eh, it's your time, makuha mo yung dream job. Totoo yun. Tsaka pray lang kay Lord. Tsaka try lang ng try. Oo, okay pa rin na ano. Oo. So, kasi madami pa rin namang cabin crew dyan na hindi lang katulad ko na nakuha ka agad yung gusto nilang work. Yung iba katulad niya, ilang beses ka nag-try? Hindi ko na mabilang. O, basta madami na din. Tsaka madaming crew na ganun. So, ang next natin, second to the last question. Ayan. Would you rather stay with your parents or live alone? Siguro para enough na yung hanggang college, kasama mo yung parents mo. Siyempre, iba pa rin yung feeling na maging independent ka, like us na kumiwalay kami. Kasi siyempre, try mo mag-uwian sa Pampanga. Pangasinan, sino yung Pampanga? Ngayon, nasa work namin, nandito kami palagi pa rin pumapasok. Siyempre, mas okay na malapit kami sa work namin. Like, try mo mag-uwian sa Pampanga. Sige, di ba? Sa payat kong to, baka butot-balot ka. So, hindi kakayanin. Tsaka, kailangan mo maging strong na maging independent, ganun. Kasi, pagka nag-break ka na, hindi naman lagi nandyan si Charmaine para sa kanya. Nandito ako para sa kanya. Diba? So, kailangan natin maging independent. At tsaka, lagi natin isipin na basta may flying time ka, may pera ka.
Last questions. What scares you? Hindi ako natatakot sa work namin. Basta parang for me, sabi nga niya nakakatakot maging cabin crew kasi hindi mo alam, parang prone sa accidents. Parang pag-time mo na, time mo na. Yung iba nga, naglalakad lang na sa lasaan. Diba? Feeling ko, ako, ano sa iyo? Ano ba sa akin? Lagi na sa akin nagpipray. So parang ayokong matakot sa kung anong mangyayari tomorrow, later. So, that's it for our first vlog. We hope you enjoy watching and don't forget to hit the like and subscribe button. And for our next vlog, stay tuned. It will be cabin crew provides. Yeah, kung anong dapat meron ang isang cabin crew. Once na naging cabin crew na kayo, dapat laging meron kayo nito. Holy Grail. Yes. Yeah. Okay. So, bye-bye!